station number one. SM Radio Station. Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Nicole and Chris. I'm Anton, a certified tambalanista since I was in college. I took up mass comm at kayo ang inspirasyon ko. Tulad ni Nicole, cum laude din ako. Sumulat ako to inspire others na marami ding sugat ng kahapon. Kumpara sa iba, may kaya ang pamilya ko. Hindi nga lang ako paborito at ramdam ko yun. Siguro, kasi bukod sa hindi ako malambing at masunurin, I am gay. Habang yung sister ko naka Nine West na school shoes at yung brother ko naka Moonwalker, ako sa footstep ibinibili ng sapatos na halagang 250. Kahit si Rana, ginagamit ko pa. Dalawang pares lang ang medyas ko. Kapag hindi ko nalabhan, uulitin kong gamitin kinabukasan. Hindi din ako nagkaroon ng complete set ng Crayola or magandang laruan or pencil case na maraming pindutan. I never had a decent school bag or a bike. Pagdating ng college, pinilit ko ang parents ko na pag-aralin ako sa Maynila tulad ng mga kapatid ko. Kumukupit ako sa tuition fee or dinadagdagan ko yung amount ng bayarin para makapagpatahi ako ng maayos na uniform at makabili ng sapatos. After college, naging production assistant ako sa isang TV network. Dahil mababa ang sweldo at ambisyosa ako, lumipat ako sa call center. I was promoted as a product trainer after 6 months. And I was sent to the U.S. for a 3-month training. After 2 years, I worked as a med rep sa isang multinational pharma company. Lumaki ang ulo ko and feeling ko ang yaman ko. Inom dito, gala doon. Pero suddenly, I lost my job and I was broke. Hindi lang kotse ang binenta ko, pati cellphone ko. After 3 months of being jobless, tinawagan ako ng dati kong boss sa call center at inalok na maging communication skills trainer. I accepted it habang naghahanap ng mas magandang trabaho. After 5 months, natanggap ako sa isang publishing company. 7 taon na ako dito ngayon. Maganda ang sweldo at komisyon kaya unti-unti akong nakakabangon. I also started a small business at maswerte naman na maganda ang takbo ng negosyo. Ilang taon na lang at kakayanin ko nang mag-resign sa trabaho para makapag-focus sa negosyo. Now that I am living comfortably on my own, ang dami kong realizations. Bilog ang mundo. Matuto lang tayong sumabay sa ikot nito. Laging itapak ang mga paa sa lupa at itaas ang noo sa langit upang magpasalamat sa Panginoon. Thank you, Tambalan, for reading my letter. Ang inyong beking tambalanista, Anton. Antoine! Si Antoine! Antoine! Artihan natin Antoine. Yan. Okay. So, ganun talaga.
talaga ang ano, ganun talaga yung life. Na kapag ka meron po tayong mga pinagdadaanan na hirap, sometimes itong mga paghihirap na ito ang nag-i-inspire sa atin na magpursige. At yun naman yung nangyari kay Antoine, 'di ba? At nung nagkaroon siya ng pagkakamali, kasi yun talaga yun eh, 'di ba? Sabi nga there are no mistakes, only lessons. Yes. So kung isipin talaga natin, mistake din naman yung walwal dito, walwal doon, gala dito, gala doon, nang hindi na nag-iisip about the future or wala nang pake. Sobrang YOLO naman, 'di ba? Lagi natin sinasabi lahat po ng lahat ng sosobra, yun ay hindi maganda. So kung sobrang ipon na nakalimutan na ang present, hindi na yun masyadong maganda kasi hindi mo na na-enjoy yung present. Yung sobra namang YOLO, 'di ba? Walwal dito, walwal doon, life is short, kinemerut. Pag sobra-sobra din naman, hindi rin maganda. Ang maganda dito sa kwento ni Antoine is that he's learning from all his mistakes, 'di ba? Na yung mga pagkakamali na yon, yung nag-push siya kanya para baguhin niya yung takbo ng buhay niya. Correct. Ito yung mga ganitong klase ng tao na si Antoine, ang masarap invite sa mga event bilang resource speaker. Mm-hmm. Kasi totoo, napaka-inspiring eh, 'di ba? Ang dami mong mga pinagdaanan na magaganda at hindi magaganda. Correct. Sa buhay mo, at ang dami mong lessons na nakuha. Mm-hmm. Yun yung masarap pakinggan sa isang tao, 'di ba? Ang sarap mo maging mentor, mm-hmm, ang sarap mo maging advisor. Sir. Advisor. Mentor. Diba? Totoo yun na. Masarap pakinggan yung ganyang klase ng kwento kasi may inspire ka. Paano ko nakita pa namin yung lahat ng yung bawat detalye ng kwento mo. Ito pinagkasya mo lang sa loob ng 10 minuto. Mm-hmm. Yung kwento mo na inspire na kami. What more? Kapag nalaman namin yung detalye ng lahat na nangyari sa buhay mo. Lalong-lalo na yung mga mistakes and failures. Tama. Pag nalaman mo, ang galing mo ah. Na-survive mo yun. Oh, kung paano mo nalagpasan. Ang ganda nung sinabi niya dun sa huli partner eh. Na, yung lessons. Oo, yung ano yung sinabi ni Antoine? Yung sinabi niya na bilog ang mundo. Hindi, laging itapak ang mga paa sa lupa at itaas ang noo sa langit. Yes. Diba? Totoo yun. Kasi nga, bilog ang mundo. Mm-hmm. Hindi mo masasabi. Hindi naman laging mayaman ka ngayon. Correct. Diba? Bukas makalawa sa isang igla, posibleng maging mahirap ka ulit. Ang daming ang daming possibilities eh. Kaya yes, diba lagi nating sinasabi na anuman ang sitwasyon mo ngayon, magbabago yan. Correct. Hindi nga lang natin alam kung kailan magbabago, pero definitely magbabago. Kasi nga, diba? Bilog ang mundo. Umiikot. Correct. Yan. Diba, ang dami na nating, tama si Parto sa sinabi niya, ito yung mga masarap mapakinggan as resource speaker. Yes. Diba, wala pa naman yata tayong narinig na kwento or inimbitahan bilang resource speaker na ang yaman-yaman na niya, tapos puro okay yung buhay niya, ganun. Kasi maisip natin, hindi tayo ma-inspire eh. Oo. Maisip natin, ano ba ito, nayayabangan ba tayo neto? O naiinggit tayo na de-develop insecurity nating lahat. Walang, hindi tama yung impact eh. Pero yung impact of a person na dumaan sa paghihirap. Nagmula sa wala. Nagmula sa wala. Yung nahirapan ng gusto bago nakapag-establish ng sarili. Sabi niya, parang ilang years na lang yung gugugulin niya at magkikwit na siya dun sa day job to focus on his own career. Business. Oo, his own business. At yun yung kakaririn niya, di ba? Yung mga ganong klase mga kwento, yun yung mga nakaka-inspire. May inspire yung mga gustong magnegosyo. May inspire yung mga ibang gustong mga ibang bansa kasi nang ibang bansa. Mm-hmm. At ang dami niyang ano, in fairness, nakakabilib yung dami ng pinasukan mo, iba-iba. Oo. Hindi pare-parehas. Oo, correct. Actually, sabi nga, yun daw yung kagandahan kapag kumuha ka ng communication course. Mm, kasi dahil yung pwedeng lagyan. Ang daming field na pwede mong pasukan. Mm-hmm. Eh. Bakong limited sa yung slot sa media kasi nga, kukunti lang naman yung kung gusto mo maging announcer, kukunti lang yung posibleng maging Tingnan announcer. Tingnan mo, ang dami, may mga edad na dito pa rin. Hindi umaalis kasi konti, diba, lang konti, eh. Yung kami mga DJs ko konti lang kami kasi ko konti lang din yung radio station. 'Di ba? Ang dami gumagraduate taon-taon na mascom. Mm-hmm. So kung hindi ka makapasok sa media, ang dami mo pang pwedeng pasukan. Mm-hmm. 'Yun yung kagandahan. At yun yung example na binigay kay Anton. Kaya siguro ikaw ngayon maganda to partner para dun sa mga ilang taon na kunyari mascom ka tas parang feeling mo hindi mo alam kung saan larangan. O ito nga si Anton, no, iba-iba ng larangan. Oo, oh, di ba? Ine-explore niya talaga. Correct. At nag-fit siya doon at nag-excel siya doon. Mm-hmm. Di ba? Sarap lang pakinggan ng mga ups and downs mo, Antoine. Sana makilala ka namin. Ayan na naman tayo sa makilala. Kasi, mayaman kasi. Mukhang nakaluluwag-luwag na.
Mag-business na. Oo, tingnan mo. Yan, magre-retire ng maaga, oo, ganyan. Kunyari, gagamitin natin yung experience niya. Pero ang totoong, anong, kaibiganin talaga natin. So, yung mapapakinabangan natin ito. Oo nga. Ano. Di, pero totoo, di ba? Yun yung tinatawag natin na kapag ka sinosurround mo yung sarili mo with people na may benefit sa yon, not necessarily financial lang, di ba? Not necessarily para budulin mo lang, di ba? hindi ganoon, pero yung ang mga tao na kapaligid mo, yung merong ambag, magiging ambag na mabuti sa buhay mo, di ba? So yung pwedeng maging ambag na kabutihan ni Anton katulad ngayon is imparting that message na huwag kang mawala ng pag-asa, bilog yung mundo, magbabago yung sitwasyon na yan. Syempre kailangan lang magdadasal ka. Kailangan lang sisipagan mo, hindi ka titigil. Yun naman yung maganda sa ginagawa ni ginawa ni Anton. Hindi naman siya tumigil. Correct. Pinush na lang, push, discarded, ganyan. Hindi niya binanggit kung ilang taon na siya, pero sabi niya matagal na siya nakikinig sa atin. Hindi ko lang college. Okay, so feeling ko mas bata sa atin. Oo naman. So for you to decide na mag-retire at an early age. Anong age ka magre-retire? Diba? So, nakakabilib. May ipon diba? Ka. Sabi ni Parker, di ba? Sinigundang ko lang kasi parang bilib na bilib ka. Hindi kasi di ba, para mag-avail ka ng an early retirement, ibig sabihin may ipon ka na, kaya mo nang ano, kaya mo nang mabuhay, kaya mo nang isustain yung sarili mo. See yourself 10 years from now, 20 years from now, di ba? Para mag-decide ka na mag-retire sa day job mo. Oo. Talagang kakaibiganin ka namin. Ano kayo business, papasukin natin. Kasi kung magpuput up ka partner na tayo dito. Oo, pwede ba tayo maging asosasyon o ano, korporasyon o pwede. Ano? Pwede. I-ano na natin sa sec agad-agad yan. Ang layo na ng plano. Hindi nga natin nakita pa. Hindi nga natin alam kung ano negosyo niya. Diba? Pero isang ano, nakakabilib lang. Nakakabilib yung ganito. So yun lang yung sasabihin natin. Again, dun sa lahat ng mga nakatutok, magbabago yung sitwasyon mo, huwag ka mag-alala. Yes. Pero syempre, huwag ka ding titigil. Diba? Na to explore your options, yung ganyan. And magandang lesson din is yung you surround yourself with people na magiging maganda yung impluensya sa'yo. Kasi kung ang mga nakapaligid pa sa'yo, yung mga ang nega-nega, ang sakit sa ulo, ang binibigay sa'yo ay sama ng loob, diba? I-let go mo na yung mga toxic na people na ganyan. Agree. Hindi ako sila doon. Makakatulong sa'yo. Maling tao yung kinabibilangan mo kapag ka ganun. Maling grupo ng mga tao yung kasama mo ngayon kung sila ay nagbibigay sa iyo ng konsumisyon. Di ba? Tama 'yon. Perfect ano 'yon? Perfect example ngayong araw na ito para para gawin mo siyang mantra, di ba? Gawin mo siyang motto. Yan, surround yourself with the people who will bring out the best in you. Correct. Mga ganun tipo kailangan tinuturuan ka ng mga tao na nakapalibot sa iyo kung paano ka maging mabuti, paano ka maging mas magaling. Correct. Pero kung kabaligtaran ang dinudulot sa iyo ng mga taong ito, layo ka na. Diba? Toxic 'yan. Masamang biso 'yan. Diba? Pagpupuyat, hindi magandang impluwensya, mga salot. Ganern. 'Di ba? 'Di ba kung naku pumapangit ka dahil sa mga taong ito, nako, layuan mo sila. Correct. 'Di ba? Kung ginugutom ka ng mga taong ito, hanap ka ng mga taong magpapakain sa iyo. Ganun dapat. Tingnan mo kami, lagi kaming ganun. Na by the way, merong magpapadala na naman sa atin, may magpapakain sa atin ngayon. Oh, see? Si Audrey na naman ang tugigraw, lagi na lang nato si Audrey mo. Kasi yung anak niya, yung kanyang panganay, i-graduate na daw ng K-12. Aba. So, di ba bongga to? Kasi may celebration, may cause. Kaya nga. To celebrate. Sa true. Oh, di ba? So wag ka nang bibili ng pananghalian, partner, meron na tayong pananghalian. Yung sinasabi natin, surround yourself with people with benefits. But ganon. Totoo yun. Hindi, pero totoo yun ah. Yung letting go of toxic people, yung sa halip na kabutihan ang idinudulot sa'yo ay kasamaan, tinuturuan ka ng masama, iniimpluensyahan ka ng hindi maganda, i-let go mo yung mga ganyan kasi lason talaga sila sa buhay mo. Oh, at ang kadalasan nun, hindi mo namamalaya na nalalason kaya nga ka sa masamang impluensya nila. Mm-mm. Diba kung i-analyze mo lang, kung ikaw nagsisinungaling ka na sa asawa mo, nagsisinungaling ka na sa magulang mo, nagsisinungaling ka na dyan sa bahay mo na dapat sila yung kasundo mo,
dahil sa mga taong nasa labas na iniimpluwensyahan ka na hindi mo namamalayan, ngayon isipin mo na. Yan yung mga BI, diba? Oo, bad influence. Diba? Tumatakas ka. Yan. Nako, magsinungaling ka sa nanay at tatay mo. Oo, correct. Sabihin mo, ganito ang pupuntahan natin yan. Pero hindi talaga. Yan. Diba? Nako, mag-isip-isip ka na pag ganyan. Oo. Maling tao yung mga kasama mo pag gaganon. Dahil, nako, kung hindi ka nila dadalhin sa kabutihan, saan ka nila dadalhin? Kung hindi ka sila para sa Diyos, para kanino sila? Nako, nakakanerbiyosa. Nakaka-stress at nakaka-nervyos. Diba? Totoo yun na. Kung pagka kung dinadala ka na sa kapahamakan. Nako. Mag-practice mga taong ka, ito. Nako, mag-practice ka na sa init. Mas mainit doon. Oh. Kasi doon talaga kayo pupunta, dun, walang iba. Doon na papunta. Shokot much. Diba? So surround yourself with good people, positive people who will bring out the best in you. Correct. Salamat sa iyo, Anton, for sharing your story with us. At kung ikaw ay meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Hindi naman kaya, kung di kayo masyado nag-i-email, pero lagi kayo nag-Facebook, ayan, pwede nyo kaming i-PM sa aming Tambalan Facebook page. I-search nyo lang po, Tambalan. Na, alam mo, partner, yan yung sinasabi natin na kailangan na surround yourself with people na merong ituturong maganda sa inyo. Yes, yan, yes. And speaking of, para dun sa lahat ng mga tambalanista natin, na, di ba minsan na may side po ako sa radyo, no? Ay, hindi pala minsan, lagi. Maligay ng statement. Every day po pala may sayad yan, ako. Yan. So kung gusto nyo pong ituro ko po sa inyo yung sayad ng utak ko, yung toyo ng pag-iisip ko, at yan. Meron po kayong gustong matutunan sa akin, hindi ko po magagawa yung course na kailangan kong magawa para po maturuan po kayo kung hindi po kayo mag-fill up ng isang particular na survey. So yung survey po na yon, mga kabisyo, kailangan ko po ng 500 to 1,000 respondents. So yung link na mababoyet nasa caption, ayan. So yung link ng budge, survey tungkol sa ano bang gustong matutunan mo kay Nicole Ayala. Ayan. Nasa caption po ng ating Facebook Live ngayon. So please, I hope you find time to answer that survey. Napaka-ano lang po lang. Wala pong 1 minute. Mabilis lang po siyang i-fill up. Okay? Yun, malaking bagay yun. Para maisa katuparan ang pagpasabog ng toyo. Pagpapalaganap. Yan, ng toyo sa sangkalibutan. Yan. Anong gusto mo matutunan kay Nicole Ayala? So yun, paki-fill up lang po. Please, pakisagot po ng survey. So doon sa survey na yun, may mga options. Oo, parang ano, may tatanong, kunyari, anong gusto mong matutunan kung skincare. Yan, ganon. Ganyan. O, di naman kaya. Pero hindi ganun, walang skincare doon. Halimbawa, kasi, halimbawa, sabi na, skincare. O, parang ano, wag na, may pimple nga siya sa ilong ngayon. Hindi yon. So hindi mo yan i-click. Ay i-click mo yung paano maging isang yung nanay. O kaya how to be a podcaster. Yung ba yung gusto mo? Ayan, kung wala doon sa choices, pwede kang mag-type. Eh kung hindi doon, kundi doon sa apat na yun or lima, hindi ko kalimutan ko na kung ilan yun. Anong gusto mong matutunan? Yun lang po. Sasagutin niyo lang po yung survey. Pakisagot po please. Ayan. Wala, ilan ba yung nanonood sa atin ngayon, Kuya Boyet? Hindi ko sure kung 10,000 daw eh. Ayan. Lagpas na. Pakisagot na sa caption po, nasa caption. Hindi ko po kayo tatantanan hanggat hindi ko po nakukuha yung 1,000 respondents. Araw-arawin ko kayong kukulitin. Ayat, hanggat hindi ko po nasa, hindi nyo nasasagutan yan. Okay, Docs? Thank you in advance mga tambalanista. At syempre pa, tutal-tutok na tutok rin kayo ngayon. Eh, di mamigay na tayo ng 1,000 pesos ngayong araw na ito para sa ating FanScan! Kaya Manila, scan mo na! Ito na, sa pagkakataong ito mga kabisyo, papalabas namin, ipapakita namin sa inyo ang QR code ng Love Radio Manila. Yun. Yung orange na bilog na makikita nyo, itapat nyo lamang po yung camera ng inyong cellphone. Yan. Pag itinutok nyo yan. Ayan, itutok! Yan, lalabas na. Ayan. Ayun, pagka tinutok, may lumabas. Yan. Nilabasan na po. May lalabas. Lumabas na po. Yung link. Yan. Pindutin nyo lang yung link na yon. Tinutok, lumabas, pinindot. Yan. O, sagutin nyo lang yung question. Pag pinindot nyo yung link, lalabas yung mga tanong. Yan. O, ano pangalan mo? Saan ka nakatira?
edad mo, ganun. Correct. Tapos yung question natin ngayong araw na ito, kailangan yung sagutin. Yan, ata. Kung ikaw, Kabisyo, gusto mo manalo ng 1,000 pesos, sagutin lang yung ating question for today. Ano ba yung question natin? Saan ginawa ang oath-taking ni President Bongbong Marcos? Letter A. Night at the Museum. Letter B. Science Centrum. Letter C. National Museum. Kaya nga, Kabisyo, alam nyo na yung sagot dyan sa tanong na yan for a chance to win 1,000 pesos. Mamaya sa programa ni Lala Banderas, mamayang gabi, announce niya po yung pangalan ng ating maswerteng winner. Okidoki, maraming salamat po sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!